sa pinaka-importanting bahagi ng katawan ng tao ay ang utak. Kaya importante na ito'y hinahasa. Gaya ng mga batang henyo na aming nakilala sa Quezon City. Habang sa Makati City naman ay may mga tinuturuang maging pambihira ang lakas at kakayahan ng kanilang katawan gamit ang kapangyarihan ng isip. Po walang kukurap, kilatisin natin ang kanilang amazing galing. Ayon sa neuropsychologist na si Roger Wolcott Sperry, mas nangingibabaw ang paggamit sa kaliwang bahagi ng utak kung saan dominante ang IQ o intelligent quotient. Napag-iiwanan naman daw ang kanang bahagi ng utak kung saan dominante ang emotional quotient o EQ. Nandito ang photographic memory o mga alaala. At ito'y inuugnay sa malikhaing pag-iisip o genius brain. At para mapakinabangan ang buong utak, kailangang pagganahin ang middle brain na magkukonekta sa kaliwa at kanang bahagi ng ating utak. Sa Pilipinas, ang midbrain activation ay itinuturo ng guro na si Roderick Eduarte. Now, I want you to tell me the color. You can smell, listen, and feel the color. Para subukan kung aktibo na ang right brain ay ang visualization habang nakapiring ang mata. Very good. Green. Red. Yellow. Very good. Gumagamit po kami nitong blindfold para ang kanilang pakiramdam ay lumakas. Dahil meron po tayong pakiramdam sa pamamagitan ng ating balat, pangamoy, pandinig at sa pamamagitan ng ating panlasa. Yan ha? Wala ka nakikita, Jedrick, di ba? Opo. Madilim. Babasahin niya ito sa pamamagitan ng kanyang isip. Eto, hawakan mo siya. Eto, 3 + 2 = 5. Tama ang sagot niya. 1,000 pesos. Tama. B, V, 5, 4, 9, 1, 7, 2. Ang galing naman. Bakit sa palagay mo, na-develop mo yung kahit hindi ka nakakakita, ay nakakapa mo siya at nahuhulaan mo siya? Sure po, kasi na parang nag-X-ray vision po yung nakakapa po namin. Tapos doon may diretso na lang po pupunta sa brain namin, kaya po namin nalalaman. Pag ginamit ko na lang ang aking mga kamay, wala naman ako nararamdaman. Hindi po nakaangat ang mga words nito, ha? Printing. Before the 40s, books were written or copied by hand in Europe. Wow! Alam mo, kahit pabaligtad, nakikita ko tama ang sinasabi mo, ha? Ang gagawin ng ating in-house genius ngayon na si Mikael, kahit nakapiring ang kanyang mga bata, ayusin niya ito para iisang kulay lang sa isang tabi. Go! Ang kulay ay yellow. Naku, kita nyo naman yan. Nakuha talaga niya ilang minuto lang. Paano nagawa ito ni Mikael kung tatlong patong ang kanyang piring? Meron tayong cotton pad para sa mata yan. Meron pa nito at meron pang panyo. Feel ko po siya. Yung mga kulay po. Anong nafe-feel mo kapag red? Painit po. O pagkadilaw? Naaamoy ko po siyang... May naaamoy ka sa dilaw. Ito naman ang buong alphabet. Ang lahat ng ito ay kakalat natin dito at ang ating in-house genius na si Henry aayusin niya ito alphabetically at kaya pa niyang kapain kung ano ang drawing. Oh my!
my God. Ayan, naayos talaga niya ng A to Z. Ano naman ang sikreto mo? Anong style mo? Smell sense po. Smell? Opo. Ano nasa smell mo yung letter? Opo. Tapos ginagalaw-galaw ko po siya. Tapos automatically, punta po sa utak ko. Tapos maniniwala ko. Kano katagal mo lang ginagawa yun? 3 weeks.